Kamusta kayo? Oh my gosh. How are you guys? Happy Sunday! I've been doing great. Well, better than I felt na mga nakarang araw. Kasi yun na, nakwento ko naman sa Kumu Live ko na nagkasakit ako. And, ang dami kong gamot na ininom currently. But, I feel a lot better. So, I hope you guys are doing good as well. Because I care for you guys. And I miss you guys. And malapit na tayo magka-physical event. Sana manifesting. Kasi, nagkaka-mall show na, diba? So, hindi imposible na magka-handshake event ulit. Or other events like theater, gano'n. So, I'm very hopeful na makita ko kayo soon. So, since nakwento ko na rin sa Kumu na may bago kong camera. Yay! Gusto kong palitan yung camera ko in 3, 2, 1. Ayan! Oh my gosh! O, diba? Sana na-feel niyo yung pagkabago. Pero napansin ko, mas maganda yung color dito sa new camera. And, ewan ko, hindi kasi ako maka-camera. So, hindi ko masyado alam. But, naninibago ako kasi yung camera ko dati, ganito yung flip screen niya. And, ngayon, nandito na siya. Andito siya sa side na yan. Naninibago ako. So, masanay na kayo slight na baka tumingin-tingin ako sa part na yan. But I'll try my best to look at here. Look at you guys. Because you guys are... Mwah! Ano ginagawa ko? Diver. But yeah, today, we're gonna do the Q&A portion. Kasi finil ko na to last time. But napansin ko, hindi pala nakafocus sa akin yung camera. Like, I don't know how. Kasi white background na nga eh. And upuan na nga lang. Pero literal na medyo blurry yung itsura ko sa vlog na yon. So, I just deleted it and let's just refilm it. So yun, that's our agenda for today. Let's do the Q&A! Yay! So yun, tinry ko rin naka-on yung camera dito. Hi! So both sides ng dalawang camera ginagamit ko right now. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Pero, gusto ko rin itry to para makompare talaga natin in real time since sabay natin pina-film, so mas makikita natin kung saan tayo mas maganda. Wow! For yun, let's go to the first question! So the first question is, what is your dream university? Dream university ko, I guess, is dati, Ateneo. Pero super ano ko, super undecided ko. Like, gusto ko na mag-Ateneo kasi, ewan ko, fan ako ng volleyball and alam ko malakas yung volleyball varsity team doon and ewan ko ah, hindi ko alam. Dati kasi pangarap ko talaga mag-volleyball and mag-varsity sa mga universities. Pero right now, alabo. Alabo talaga. So, hindi ko alam kung natutupad ba yun or paling oo, paling hindi. Pero okay lang sa akin kahit hindi. And tagal ko na hindi nag-volleyball, so alam ko hindi. Okay? Okay? Let's just make it clear. And hindi talaga ako magaling mag-volleyball. Like, masipag lang ako, kaya ako nakakahabol. But at the same time, if you're gonna get to me on one... If you're gonna get to me sa one-on-one, sa mga skills, sa bardagulan, sa volleyball, I cannot. I will lose. Kaya ko lang saluhin yung mga pinapalo niya sa akin, but I cannot... spike ng napakalakas, mga ganon. So, ayun. By the way, yung mga questions dito is from the Facebook Q&A I did and I cannot answer it sa Facebook pala kasi unlike Instagram, anonymous pala yung ano. Anonymous yung sa Q&A kapag sa Instagram nagtatanong. But here sa Facebook pala, hindi. First time ko mag-Facebook Q&A. So, ang pangit naman kung hindi ako sasagot, right? So, let's just make it a vlog. Ayun lang. I just wanna explain kung bakit dito ko sinasagot. And para, diba, may content tayo. Para may content tayo. Next question. How does it feel to be gazed upon by many people? Grabe, mga gantong tanungan yung mga ano. Napapaisip talaga ako. Na kailangan kong maging matino, kailangan kong maging responsible sa lahat ng sinasabi ko, kailangan kong maging, you know, good vibes lang kasi ayoko naman mag-spread ng bad vibes. Although minsan, kailangan natin i-point out yung mga bagay-bagay, but as much as possible, I don't want to spread bad vibes talaga. And I just wanna make you guys happy because that's my job as an idol. But yeah, it feels so scary, actually, to be gazed by so many people, and may dumi sa lens. May dumi? Huh? What? I don't know what that is. But I see a little spot. Let me take a video and insert it. What is this?
Focus. Oh, best ang focus sa camerang bago. Eto, okay lang. Pwede na. Ikaw kasi hindi ka nagpo-focus sa akin sa last vlog. Yan tuloy, wala sila napapanood ngayon. Today is Sunday pala, by the way. So, happy Sunday talaga to you guys. But yeah, going back, ayun, super scary mag-gaze sa mga madaming tao. Kasi nga, yun, kailangan mo maging careful sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng sasabihin mo. Hindi ka pwede maging irresponsible. Nakatakot magkamali kasi pwedeng anytime, kahit di mo alam na nagkamali ka, sasabihin nila. And that's good kasi, you know, nakatulong siya to improve yourself. But at the same time, it's so scary kasi sa panahon ngayon, super usong ang cancel culture. And alam niyo yun, I just can't imagine myself getting canceled. So, yeah, that's it. But of course, I'm very happy kasi it's not something you can get it agad. Like, you guys are so precious kasi you are supporting me kahit na, I don't know, anong ginawa ako sa buhay ko, diba? Pero you guys are still supporting me and you guys are so loving, kaya I'm very, very happy. Pero yun nga, and mostly, I'm scared. Pagsasayaw po kayo, ate, sino po yung nasa center? So, most of the time, kapag magpe-perform kami or para sa mga mag-shoot kami, or if mag-shoot kami para sa MV, ganon, we have an audition process and kailangan ng 16 members. So, by rank yun. And kung sino yung rank 1, siya yung center. Of course, by ranking na yung susunod. So, the more higher you are, the more may exposure ka. Kaya medyo mahirap din sa magka-exposure, lalo na we're more than 30 ata right now. And alam niyo yun, it's like you're in a group, but you don't have the assurance na magkaka MV ka. Like, there's a lot of members pa rin na wala pa rin MV hanggang ngayon. And gumraduate na silang walang MV, mga ganun. So it's really sad na may gantong side, but at the same time, this is how it works. This is how 48G works. Kailangan mong galingan, kailangan mo ng madaming fans na spenders para gumasto sa'yo, para iboto ka sa GE kapag general election na. So, alam niyo yun, kailangan talaga ng matinding hirap, pagsisikap, at sipag. Itong question na to, napaka-kalokohan lang. Papayag ka, nakakalipad ka, pero yung pakpak mo katulad ng pakpak ng ipis, very human size yung pakpak ng ipis. Kanili! Bakit mo naisip yun? Hindi ako papayag. Ewan ko ah. Like, ayoko sa ipis. Alam niyo yun, alam na alam niyo ayoko sa ipis. So, bakit ko gugusto yung magkaroon ng pakpak ng ipis? Ha? Bakit? Bakit? Answer me. Kayo ba gusto nyo? Answer me. Answer me. Comment it down below kasi I'm curious. Hindi ko alam. Ito yung mga tanong na ang tagal ko nang hindi nasasagot. Which AKB songs you want to be centered with if given the chance? Shonichi pa rin. Kasi all-time favorite, Shonichi. I love Shonichi! Walang makakatalo sa Shonichi sa aking favorite song. And yun talaga gusto kong i-center kasi yun yung song na nag-inspire sa akin, nag-tumulong sa akin para umangat, para ma-motivate, para galingan pa kasi yung message ng song na yun super ganda. Kaya pakinggan nyo if hindi nyo pa alam yung Shonichi by AKB48. Hala, yung next question! Sa mga naabutan mong member na former member na ngayon, sino ang nami-miss mo? Ang dami, literal. Klaro na si Mother, si Ate Lisa, si Ate Kay, Ate Kaede, Ate Thea, Ate Ems. Ate Ems yung pinaka-naka-close ko sa mga unang umalis. And then yung pinaka-close ko na umalis ngayon, si Mother Alisa. So, I'm happy na na super ganda ng buhay nila ngayon. ngayon nakikita ko sila nagpo-post na sa Boracay. Like, ang sarap ng buhay nila and I'm happy for them. And alam niyo yun, it's like, it's so sad to not be with them. But at the same time, as long as nakikita ko silang masaya, nag-enjoy sa life, umaangat, kahit na wala sa group, kahit hindi sabay-sabay, I'm happy. Hala, what is your biggest what if as a member of MNL48? Ngayon, what if hindi talaga para sa akin to? Ang dami, legit, like, what if hindi
what if hindi na ako magsimbatsu? Kasi gusto ko magsimbatsu ako on my own power, hindi by general election hanggang ngayon. But, ewan ko, ang labo sa ano mga nakikita ko kasi hindi ko alam. But I'm not giving up yet. I'm gonna fight. But ayun. What if hindi nyo na ako love? What if may nagawa akong mali na bigla na lang ayaw nyo na sa akin? Kasi we all make mistakes and hindi natin may iwasan yun. Minsan hindi natin alam na nagkakamali tayo. Kaya sana if nagkamali ako, i-educate nyo na lang ako. I understand if you'll get mad at me, but I hope na you'll understand me din for making a mistake. Kasi we're not perfect, Zahid. And yeah, yun mga what ifs ko. And ano, what if hindi na umangat yung pag-vlog ko, ganon. Kasi right now, kahit hindi halata, yung vlog ko yung super priority ko. Kaya gusto ko ng bagong camera, bagong setup. But at the same time, that's not an easy thing to do, to achieve. Kaya slowly but surely. And alam niyo yun, nakakaubos ng content kasi lagi kami nagkukumo. So kahit gusto kong magsikahan sa inyo, I can't! So I'll just bawi through livestream sa TikTok and YouTube. Like, I tried doing, game stream? Livestream na game na naglalaro ako. So, I'll try to do it more often. Okay, subscribe na kayo if di pa kayo nakasubscribe. Okay, and bring the notification button. Wow! Vlogger na vlogger. Kasi legit, hindi ako masyado nag-a-announce kapag magla-livestream ako ng games or sa TikTok pag magla-live ako. Kasi gusto ko surprise. Gusto ko makita kung sino ba talaga ang nakaabang sa akin. Wow! Sa lahat ng ginawa mo as MNL48 member, saan doon yung pinaka nagugustuhan mo? And ano yung bagay na sa tingin mo ay yun yung nakakapagpababa ng confidence mo? Pinaka nagustuhan kong ginawa is pag-start ng vlog. I swear, super naramdaman ko na mas umangat ako nung mas nagsimula na ako mag-vlog. Like, more exposure for me, diba? Kasi I make my own exposure. I make my own exposure, gano'n. And wala na lang, nakatuwa na nakahalubilo ko kayo. And nakahalubilo ko yung members kapag nag-vlog ako. Kasi sila mismo yung lumalapit na ang kikit nila kapag nakikita nila akong nag-vlog. Kaya thank you very much sa inyo. Kasi ang laking tulong nila kapag wala na akong makontent tapos bigla nilang kukunin yung camera ko. Thank you! Thank you! Go! Ingat! Huwag niyo lang ibagsak yung camera. Go! Ganon! And ayun, yun yung pinakagusto kong nagagawa ko ngayon as member. And nagawa ko and what I'm proud of right now. Sa ginagawa ko or nagawa ko na nakakapagpababa ng confidence ko naman is... It's... You know, I should answer singing. Kasi right now, alam niyo yung feeling na kapag narinig niyo yung boses niyo after mo i-record, tapos akala mo ang ganda nung nagre-record ka, pero kapag pinapakinggan mo na yung recording, ang pangit! Ganon! Right now, it's singing. Diba? Kasi hindi ko pa masyado dama yung dancing since konti lang ganap namin. And I'm sure and I know na I'm improving already sa pagsasayaw. Not yet perfect, not yet as level na ibang member, but I know I improved, so I'm happy with that. But right now, nakukulangan ako sa boses ko. Like, I don't know how to improve it. I love singing, but I don't know how. Kaya ayun. Hindi ko alam paano ko i-improve. Kaya maybe singing, kasi tuwing nag... Kaya rin hindi ako masyado kumakanta sa Kumu Life ko, kasi feeling ko hindi siya okay. And kapag nakikita ko sa mga Twitter, sa IG story na tinatag niya sa akin, yung mga times na kumakanta ako, napapaisip ako na, ha, ganyan ako? Parang, nor! Never! Wow! Never again! Ganon! Parang, I don't know what to do. What is a thought that you have been on your mind lately? Lately, napapaisip ako, gumraduate. Legit, hindi ko alam. Ayun nga, yung mga what ifs ko last time na
kaya pa ba? What if hindi pa, hindi na talaga to para sa akin? What if hanggang dito na lang pala yung journey ko? What if wala na akong maiambag as a member? Kasi hindi naman pwedeng andito lang ako, maging pabigat, naghihintay na iangat ako. I just want to help myself as well. And it's been a struggle for me. It's been a struggle for me. I just don't want to spread bad vibes and sadness. Kaya ayokong pag-usapan to. But I just want to be honest with you guys. Kasi alam ko, I'm always open sa inyo sa mga nararamdaman ko. Ayokong tinatago sa inyo. Kasi you deserve to know what I'm feeling. Diba? And para maiwasan natin yung mga bad things. And alam niyo yung mga ayaw ko. Alam niyo yung mga gusto ko. Alam niyo kung saan ako comfortable, kung saan ako hindi comfortable, pag-usapan. Gusto ko alam niyo yung mga ganun. So, I want to be as honest as I can whenever this kind of topics ay dumadating sa aking question and answers, mga kumu, comments, ganun. But yeah, that's what I've been thinking about lately. But don't worry, I'll stay a little bit more. I don't know until when. I cannot promise you anything kasi mood swings. Alam niyo yun, nakadepende lahat sa current state of mind mo. Kaya I don't want to say anything masyado bukod dun, since nagbabago ang pag-iisip mo depende sa nararamdaman mo. And right now I guess I'm not in the best condition. So, ayun. Ano daw? Payag ka, magiging manananggal ka. Pero, yung hati mo lengthwise. Payag ka. Bakit ganyan yung mga tanungan nyo? Ano na guys? Pero sige. Ayoko. Wala naman akong sinabing gusto kong maging manananggal. So, bakit gusto ko pa maging manananggal na lengthwise yung hati? Ha? Ha? Ano na guys? Ano na? Paano ka nag-come up sa decision na maging defender main sa Pokemon Unite? Hindi ako nag-decision nun. Pero ano, kasi diba, before we started playing Pokemon Unite, we used to play ML, we used to play COD. Pero yun, sa ML, I used to be a mage main. Pero, since walang magtatank sa amin bukod kay Nut-Nut, kailangan ko mag-adjust kasi para ma... ang tawag doon. Malabas lahat ni Nut-Nut yung gusto niyang gawin kasi mas may skills siya sa ibang role kasi sa tank. Kasi kapag tank kasi, kukunin mo lang yung damage, sasaluhin mo yung mga damage, tapos ikaw yung magsaset, ganun. It's a tank is super important, pero you need someone na, alam niyo yun, makikipag-bardagulan talaga. And hindi ako yun, hindi ko kaya yun. Siguro pag mage ako, kaya ko pa. Pero if, kunwari, magma-marksman ako, mag-assassin ako, I cannot, I swear. Kaya, ayun, ako na lang yung mag-defender. And hindi ko alam, but I'm open to switch roles except sa marksman. Kasi I cannot do it. Kaya ayun, yun. So, simula nun, automatic na nung magpa-Pokemon Unite kami, defender na ako. And I like it! Kasi, mahal na mahal ko si Snorlax. I love Snorlax! Even though, noona, literal, I hated Snorlax. Kasi, yung gameplay niya, medyo, ako. But then, habang tumatagal, kapag kasi solo ka, defender or tank, ang hirap maglaro. Lalo na pag hindi, wala kayong connection sa kakampi mo, wala kang... alam mo yun, hindi sumusunod sa yung kape mo kaya sayang set, ganun. So, ang hirap mag, tank or defender sa games, mag-isa. And, nung una, ayoko kay Snorlax. Kasi wala siya masyadong nagagawa. Nakadepende madalas siya sa, yun, sa mga kampe. Kasi, bibigyan mo ng shield, mag-heal ka sa sarili mo. Tapos, alam niyo, ang daming pwedeng gawin ni Snorlax na hindi ko pa ganun kaalam. So, hindi ko pa siya masyado gusto nun. Pero ngayon, puro na lang Snorlax yung nilalaro ko. Hindi ko alam, may attachment na ako kay Snorlax. And mahal ko na siya ulit. Like, mahal ko na si Snorlax dati pa. Kasi ang cute-cute niya, ang chuba-chuba niya. Tapos, alam niyo yun, I love him. Snorlax is me kasi I sleep all day and I eat all day. Ganon. Yun lang. Ano ako kinuwento ko? Yun lang.
So yung next question is, 48 ba talaga ang members ng Among 48? Kasi minsan pansin ko po na paiba-iba yung mga number of members sa ibang music videos niyo po. So yun, isa to sa mga hindi pa masyado maalam sa 48 system. The answer is no! Hindi po 48 members ang Among 48. We used to, pero not exactly kasi kahit na 48 kami dati, we still had trainees or what we call Kenkyusei. And ang Kenkyusei trainees siya. Japanese ng trainees or researchers to be exact. Pero more, it makes more sense kapag trainees yung translation niya. And ayun, hindi kami 48 ngayon. We're just 30 plus right now. As time goes by, madaming gustong umalis since they want to grow on their own. But yeah, just like what I said kanina sa sino yung center, we have 16 members lagi sa Senbatsu na kasali sa MV. And Senbatsu tawag sa first 16 members whenever we have general election. And general election is botohan. Para siyang literal na botohan. And our fans need to spend and buy our merch. Basta kailangan nilang bumili ng mga merch namin para makaboto sila sa gusto nilang Oshi. Oshi is bias. Ganon. Yun. Kaya ayun, super hirap umangat ng rank lalo na if you're underrated. And ayun, first 16 members is Senbatsu. Undergirls naman yung next 16. And then next 16 to the undergirls is called next girls. Okay? Okay. Next question. What embarrasses you the most? And or what's been your most embarrassing moment? Nasasagot ko lagi yung what's your most embarrassing moment. And though, ba't na yung camera na to? So, titingin ako dito. What embarrasses you the most? Siguro, nakapanibago yung tanong na to. Siguro kapag kunwari, simple things minsan. Kasi wala akong maisip na big things. What embarrasses me? Embarrasses me. Tigil na siya. So, yun. What embarrasses me the most? Is siguro kapag mga simple things like kunwari may physical event tayo tapos kumaway ako sa inyo kasi akala ko kinakawayan niyo ako. Yun pala yung katabi ko yung kinakawayan niyo. Tapos yung tingin niyo sa akin na parang hala kumaway siya ganun. So parang ako ha? Sige tingin na lang din ako sa iba. Hello kunwari kumakaway talaga ako sa lahat. Yung ganun wawin. So walang nangyari. Diba? Simple things pero parang shocks, awkward. Awkward, ganon. So, this will be the last question since mahaba na yung vlog na to. So, the last question is, do you have a favorite fan? Wala akong favorite fan, pero meron akong favorite fan na awayin. Like, hindi, ano siya, paiba-iba yung favorite fan kong awayin, depende sa trip ko. As, alam niyo yun, kapag nanonood kayo ng Kumu Live ko, magigets niyo ako. Kasi kapag nagkukumulive ako, ang trato ko sa inyo parang tropa-tropa lang na nag-aasaran, ganun. And the more na, alam niyo, nakikipag-asaran kayo sa akin, aasarin ko rin kayo, di ba? Hindi ako magpapatalo. So, ayun, may fan ako nag-ano, gusto kong awayin, ganun. And ayun, siguro may mga fans na mas close ko kasi mas active sila sa pagkukwento nila ng buhay nila sa DMs. Kasi nag-enjoy ako and mas nakikilala ko kayo. And kapag mas active kayo mag-comment sa Kumu, mas may kilala ko rin kayo. And mas, alam niyo yun, makaka-vibes ko kayo, nakakausap ko kayo, kahit virtually lang. And siguro kapag mas madalas kayo pumunta sa events, tapos lagi niyo ako pinupuntahan, like kapag handshake event, pinipilahan niyo ako. Kapag check-in, magpapapicture, ang tawag sa isa, two-shot, ganun. Ayun, siguro nakaka-close ko kayo sa mga ganung ways. But right now, since wala pa tayong ganung events, through Kumu tayo. So, if you guys are wondering what my Kumu account is, it's miho.amo48official. Okay, so yun. So, that's it guys. Thank you so much for watching my vlog. I hope you guys enjoyed. If gusto nyong mag-Q&A ulit ako next time, sa Facebook or sa Instagram or kung saan man pwede, leave a comment down below. And don't forget to like this video and subscribe to my channel para updated kayo kapag magla-livestream ako or may bago akong vlog. Okay guys, hindi ko alam kung kailan yung next vlog ko, but I'll see you guys there. Make me your Oshi, and I'll be your Hashi that can light up your whole world. Thank you so much, iniiro ko kayo. Bye bye!